Sa sobrang alinsangan, lagi ng panahon, madalas nating takbuhan para magpalamig ang yelo na mabibili kung saan-saan. Ngayong malapit na naman ang summer, siguradong in demand na naman ang yelo. Pero ang yelo, hindi lang daw basta hihintayin lang matunaw. Pwede rin gawing cool na obra. Yan ang aking kwentong Dapat Alam Mo. Sa mga tropical country tulad ng Pilipinas, talagang panalo ang mga inuming may yelo. Pero ang yelo, kaya pa raw gawing mas cool? Sa bayan ng Pila sa Laguna, kilalang 60 anyos na si Mang Arthur sa pag-ukit ng mga imahe sa kahoy at yelo. Mahigit 4 na dekada na raw niyang ginagawa ang ice carving. Ang cool! Matapos ako ng high school, doon ako naging concentrate na sa ano, sa pag-ukit. Kaya tumigil muna ako sa pag-aaral at hindi muna ako nagpa-college. Pinagpatuloy ko ang pag-ukit at doon ako medyo nahasa sa kung ano-ano mga design ng aking ginagawa. Ang kanyang galing sa pag-uukit. Bumiyahe na rin sa isang cruise ship bilang kitchen artist. Ang isang kitchen artist, lahat ng ginagawa niya ay dekorasyon ng pagkain. Kumbaga sa ano, sa buffet, kami ang gumagawa ng mga fruit carving, ice carving, mga garnishing. Nang tumigil sa pagtatrabaho sa barko, pinagpatuloy pa rin ni Mang Arthur ang ice carving. 2016, nang matigil na ako sa aking pag-ice carving sa barko, naisipan kong kung titigil ako, ano naman gagawin ko rito sa Pilipinas. Kaya itinuloy ko yung pag-ice carving dito. Hindi ko makalain na ganito na tatangkilikin ng mga tao na magkaroon ng ice carving sa kanilang mga event. Kumpara sa wood carving, oras at klima raw ang kalaban sa ice carving. Sa pag-uukit ng kahoy, pwede yung patagalin mo hanggang maski isang linggo, pwede. Pabalik-balikan mo lang. Ang ice carving, yun niya, kailangan mo tapusin agad. Sa paggawa ng ice sculpture, bumibili si Mang Arthur ng bloke ng yelo na malapit lang sa lugar ng kanilang kliyente. Ang sukat ng bloke ay 48 inches ang taas at ang lapad naman ay 20 inches. Sa isang bloke sa ice plant ay nagkakahalaga ng 500 pataas. Ginagawa nilang ice carving sa mismong venue at araw ng event tulad ng birthdays at mga kasal. Gamit ang iba't ibang chainsaw, drill at chisel o paet, masinsing uukitan ng mga detalye ang yelo. May kanya-kanya sa size siya kasi mayroong mga butas na hindi po pwedeng itong malaki, gagamitan mo ng maliit ngayon. Inaabot daw siya ng 1 oras sa paggawa ng isang ice sculpture. Ingat na ingat daw si Mang Arthur na hindi ito masira o mabasag habang ginagawa. Iniingatan namin na huwag mabangga o ano ng mga guests kasi may tendency bumagsak yun at mabasag. Binabayaran sa amin yan ng mahal kaya iniingatan namin huwag masayang. Kapag indoor ang event, kaya rin tumagal ng 3 hanggang 4 oras ang isang ice sculpture. Pero kapag outdoor, nasa 2 hanggang 3 oras lang bago ito matunaw. Nagkakahalaga naman ng 6,000 pesos pataas ang ice carving, depende raw sa sukat at disenyo. Hindi naman daw sayang dahil natunaw lang ang kanyang pinaghihirapang ice sculpture. Dahil nakapundar si Arthur ng sariling bahay at sasakyan dahil dito. Napagtapos na rin niya ng kolehiyo ang kanyang 3 anak. Dahil dito sa aking pag-ice carving, pati ang pag-aaral ng mga anak ko ay naging maayos. Ngayon may sarili-sarili na silang hanap buhay. Ang mga simpleng bagay tulad ng yelo, pwedeng-pwede rin maging cool na masterpiece. Tulad ni Mang Arthur, basta't may pusong porsigido, tiyak na hindi matutunaw ang pangarap na parang yelo.